Hindi po mga kamaster, at welcome po sa ating unang vlog, first time. At ang ating unang video ang gagawin ay tungkol sa electrical installation. Bali po ang una nating ipakita sa inyo ay ang pipe bending. Kasi po sa industriya po ng electrical ay kailangan mauna kang matuto kung paano mag-install at mag-bend ng EMT pipe or ng PVC pipe. Sa mga susunod po natin gagawing video ay doon na po natin itatalakayin yung electrical wiring at lahat ng may pwede nating talakayin o may kaugnayan sa electricity. Okay po, at umpisahan po natin. Ang una ko pong papakita sa inyo ay ang kung paano natin gamitin ng kung paano tamang paggamit ng pipe bender. Po, samahan niyo po ako. Ito po yung ating bender na gagamitin. Ideal bender po ito, made in US. Size po nito 3/4 size, at pwede rin po siya sa 1/2 inch rigid pipe. Pwede rin po siyang gamitin. At bali po itong bender natin ay merong ito po yung tinatawag na hook. Mayroon po dito, ito po yung shoe, at ito yung foot paddle. Tapos mayroon po siyang degrees. Ito, tingnan nyo. May degrees siya na 10 degrees, 22.5, 30, 45 degrees, and 60 degrees. Tapos mayroon siyang star dito. Ito po yung center ng ating binder. At may arrow siya dito kung saan tayo mag-umpisa ng ating bend kapag bibend tayo ng 90 degrees. Tapos sa saddle bend naman itong notch, itong gatla sa ibabaw na to. Yan. Yata makita. Yan itong gatla na to, oh. Yan. Yan po yung gagamitin natin sa saddle bend, sa 3-point saddle bend na ating tubo. Ito po ay 3/4 size na binder. At meron din pong itong back of 90. Kapag po bibend tayo ng, mayroon kasing bend 90 degrees, may tinatawag tayong 90 degrees sa bend forward and 90 degrees bend backward. Bali po, papakita ko po sa inyo kung paano po ang unahin po natin yung 90 degrees forward and backward. Okay po. Ito po yung gagamitin nating pipe. 3/4 inch din ito. At wala tayong half inch, yung dimidya, kaya ito na lang po ang gagamitin natin. Bali po sa pag bend ng pipe, susukatin natin kung gaano kahaba. Susukatin natin kung gaano kahaba yung ating kakabitan ng pipe. Example, sa forward bend, susuka tayo ng sabihin natin na 29 inches. 29 inches. Tayo 29 inches.
dito ang 29. Lagyan natin ang marking. Maliit lang. Maliit lang muna kasi may adjustment po ito kasi po pag nagbend tayo ng forward na 90 degrees, may kain po ito na 6 inches. Kaya, ma-minus natin yung 6 inches sa 29 inches na ating sinukat na ating i-bend. So, bali ang matitira, 29 minus 6. Well, ito to 23. Dito tayo sa 23 inches. 23 inches tayo. Bibend. Kasi ang kukunin po natin ay 29 inches. Ngayon, magma-minus tayo ng 6 inches. Kasi yun po yung taking off ng ating bender. Tapos pag po na, sure na natin na 23, doon na yung ating ano, ilagyan po natin siya ng mark paikot. Para po hindi tayo malito kapag na sa binder. Nakalagay na sa binder para kita natin lahat ng angle. Yeah. Okay. At bibend natin ito ng 90 degrees forward. Okay. So. Ito po yung arrow. Sa arrow po natin siya ilalagay. Tingnan niyo po, ilalagay po natin siya sa arrow, itatapat natin yung ating marking sa arrow. Yan, tingnan niyo po yung arrow na yan, yan. Yan, okay. At i-bend po natin siya. Ayan po. Dito po, tapak lang po natin yung paa natin dito. Yung ating pong paa. Ayan, dito. Tapos, i-press natin yung paa natin, sabay alalay dito sa ating ito ating kamay. Ating kamay. O, dito lalay natin para kita-kita lahat. Kita-kita yung ating hawak sa kamay. Ayan. O. Paa natin dito sa para foot paddle. Tapos, itong kamay natin, push natin yung paa natin sabay hila. Ayan, dahan-dahanin nyo lang. 90 degrees. Okay. Tapos, ilipat nyo yung paa nyo, alalayan nyo. Hilain nyo na lang ito. I-press nyo pa rin yung paa nyo para hindi gumalaw. Ayan. Kung mayroon kayong level bar, mas maganda kung may level bar. May level bar ako, nakakasya lang sa baba eh. Hindi ko na nakuha. Pero sure na ito, 90 degrees to. Forward to, forward. Forward 90 degrees. Susukatin natin. Susukatin natin kung sakto ba talaga yung ating sukat. 29 inches. Pag sukat ko, ganito lang. No? Kumuha lang kayo ng isang tubo. Isang tubo. Ilagay lang natin dito. 29 inches ba talaga to? Ayan, sukatin natin kung 29 inches talaga ang lumabas. Sa sukat natin inahabot kanina. Ayan po. Sakto. 29 inches. Walang labis, walang tulak. 29 inches. Ngayon po, sa backward po, kukuha din 29 inches din ang gagawin natin. Dito naman natin itatapat yung ating marking. Dito sa star. Yung po, dito po yung po yung backward 90 degrees. Ito na po ang ating gagamitin sa 90 degrees backward. Ito. Degrees backward 29 23
29 inches, 29 yung ating ano kanina. Sa 29 tayo bebend mismo. 29 inches. Ayan. 29 inches. Ayan. 29 inches. Markingan ulit din natin paikot para kitang-kita natin kung saan ipag nasa binder na. Itatapat natin sa binder. Ayan. Kung sa bend natin na forward 90 degrees ay nag-minus tayo ng 6 inches, dito po hindi tayo magma-minus ng 6 inches. Dito lang po sa binder natin babaguhin. Dito lang po. Dito natin siya itatapat sa star. Yan, yung star na yan. Yung star. Hindi mo na kailangan mag-minus. Diyan mo itatapat yan. Yung star na bend natin. Kita po dun yun. Yan. Star. Tapos, i-bend natin siya ng 90 degrees. Parehas ng ating bend kanina. Okay, sa star na. At i-bend na natin ng 90 degrees backward. Titingnan natin kung 29 inches din ang lalabas katulad ng ating bend kanina na forward. Okay. Medyo matigas kasi medyo malaki yung ating bike. Lagi po yung paa nyo, lagi po dito yung ilalagay, ha? Huwag nyo pong kalimutan lagi kasi kung mahirapan kayo mag-bend, lalo po pag medyo malaki yung tubo. Okay, tingnan natin kung may hindi mo. Ano pa? Mulang pang konti. Kapag po sumubra yung bend nyo, pwede naman nyo pong ibalik yan ng konti o tulak nyo lang ng konti. Okay. Supatin po natin kung talagang 29 inches din to. Kung lalabas din ay 29 inches. Ito, kung 29 inches din ang lalabas. Ito, ito. Okay. Yun po ang bend na 90 degrees forward at 90 degrees backward. Sa mga baguhan pong electrician, hindi ko po alam kung ito'y tinuturo sa TISDA. Just a comment down below at para may matutunan kayo dito sa ating topic. Sa mga beginners, malaking bagay ito para sa inyo. Napaka-importante ng marunong tayo sa pagbibend ng tamang tubo para yung ating mga customer ay hindi gumastos ng malaki. Kasi kung bend tayo ng bend, wala tayo sa tamang sukat, kawawa naman yung ating mga customer kasi gagastos sila ng malaki. Kaya kung marunong kayo sa tamang pagsukat, tamang bend, tamang gamit ng binder, napakalaking bagay. At pag nasanay kayo, baliwala na lang sa inyo yung pagbibend. Okay guys, maraming salamat at sana po may natutunan kayo. Huwag pong kalimutan, share, like, and subscribe. Maraming salamat po.